relatively okay, Mrs. Murillo. So we just continue with the prenatal supplements that I gave you. And medyo bawas-bawas tayo sa pagod. Ito mo na, George. Si Doc na nagsabi niya na. Pasensya na ho kayo kasi itong misis ko, akala niya yata siya si Cristala. Pasensya na ho kayo si misis ko. Akala niya kasi siya si Boy Abunda. Chismoso. Which reminds me, George, yung binalita ko sa'yo last 2 days ago, remember? Ay, oo, Doc. Yung tukol sa trip mo, tuloy ba yun? Ay, ano pong trip yun, Doc? Actually, it's not just a trip. Mr. Murillo, I informed your wife na meron akong pending research and training grant sa isang university sa Virginia. And I'll be gone for about 10 to 11 months. Huh? Ay, congratulations po, Doc. Pero, paano naman po kami? At saka 10 to 11 months? Doktora! Not to worry. Meron akong irekomenda sa inyo na kaibigan ko na OB-gynecologist. Teka muna, Doc. Kinuha ka namin kasi kampante yung pamilya ko na mahusay ka, magaling ka sa larangan ng pagtitingin sa mga buntis. Ikaw ang nangalaga at nagpaanak sa kapatid ko. Ito, paano naman ako? George, don't worry. Si Dr. Almera, siya ang tumingin, nag-alaga, at nagpaanak din sa akin. So, baka siguro tayo na yung galing din yan, expertise is okay. Magandang hapon. Kami nga po pala ang mga Murillo. Kami yung pasyente ni Dr. Malvar. Ah, oh yes. Itinawag na po ni Dr. Malvar at sinabing parating na po kayo. Can you please fill up these forms? Salamat. Sis. Nakabang napapansin. Bakit? Puro babae. OB to eh. Alam ko. Hindi lang yung tinungo. Lahat ng suot nila kiigli at napakasisexy. Parang naman hindi mga buntis itong mga to. Fishing ka naman dyan, sweetheart eh. Ikaw rin naman, di ka pa naman mukhang buntis eh. Bigyan mo ilang buwan. Parang nakalunok din ang mga pakwan yung mga yan. Tsaka, huwag mo alalahanin yung maiksing ganit. Maganda yung sa doktor para madaling hawiin. Check. Talaga? Okay. Excuse me, Miss Michelle. You left yourself off. Oh my God! Masyado na talaga ako nag-skip forgetful. Ah, it's okay. Thank you. See you next week. Ikaw naman kasi, Doc. Lagi mo akong tinataranta. It's okay. Thank you. Dr. Almera, ito po sina Mr. and Miss Murillo, ang pinatawag po ni Dr. Malvar. Hi. I'm Doc Aris. Aris Almera. Hi, Doc. Georgina Murillo. You can call me George for sure. George for sure. Ako nga po pala si Cecil Murillo, ang mister ni George at ang ama na dinadala niya sa sinapupunan niya. Ano nga pala pangalan mo? Doc Aris. Aris Almera. Ano ka ba, Ces? Anong mararamdaman mo kung sasabihin sa'yo hindi ka fit maging teacher sa iyong mga female students? Dahil lalaki ka? Wouldn't you find that ridiculous? Ano ba naman, Myra? Iba naman yung magtuturo ka sa harapan ng classroom kumpara sa... Kumpara sa doktor na... Ano mo na eh, nakasilip habang yung misis ko naka... Eh hindi, doktor yun eh. Kumbaga sa atin, parang blackboard lang yun sa kanya. Tama ba naman ikumpara yun sa blackboard? Bubuyang-yang mo yung buong pagkababae mo doon? Ayaw mo babaeng doktor na lang, may kilala ko si Doktora Florendo. Nagpaalak sa akin, ayaw mo? Naku, tumigil ka nga. Alam mo, syempre naisip ko na rin naman yan, ano lang namang hindi. Pero sabi nga nila, talaga magaling daw tong doktor na to. Napakaswerte raw namin dahil pumayag tong doktor na to na maging pasyente kami. Eh, napakadami gusto magpatingin at magpagamot sa kanya. Anong ganun siya kagaling? Talaga? At eka, ano naman ang itsura niyan, ha? Ano ba itsura niyan ni Doc? May itsura naman. Kahit tsonggo, bubuli, may itsura. Ang tinatanong ko, anong itsura? Cute ba? Slight. Pwede na? Pwede na. Oh, yun na. Huli ka na. Isa pa, dun sa stage nagtapos at nag-specialize ng pagdodoktor niya, no? Impressed ba si Cecilio Murillo? Actually, gusto niya maghanap pa kami ng iba pang OB, pero ayoko nang maghanap. Natatamad na ako. Siya na yung gusto ko, eh. Ang sabihin mo, kasi cute nga yung doktor, kaya gusto mo na yon. Alam mo, ikaw, napakadumi talaga ng isip. Napakaliit mong tao kung makapag-isip ka. Ganun-ganun na lang. Tinin mo hindi na. Mo naisip sa loob ng 9 na buwan, lulobo na tong tiyan ko, okay?
Palagay mo na may atapang pa ako ng apag na rumamparapat kung may ranking sa mga doktor na cute. Partner, Miriam. Ito si ano, PO1 Andy Cabanera. Galing siya ng PCPQC. Dito muna siya sa atin madidistino habang nasa baby duty kong si... Parang napakasaya mo. Oo. Hi, Andy! Welcome, hello. Ha! Bago mo, partner. Andrea nga pala, just call me Sabi Andy ko nga kay Kapitan, sa akin na lang muna i-partner to si Andy. Kasi, kaya pa naman ni George eh. Ay, Waldo, style mo bulok, no? Tigil-tigilin mo nga yung ilusyon mo na pinagnanasakan ka ng mga babae. Kahit may katarata yung bebo, Toy. Kung hindi nilang lasing, hindi ka papatusin. Naku, huwag kayong mag-alala. Hindi naubro sa akin yung mga ganyan pasakali ng mga lalaki. Sanay na ako. Tsaka, magaling ako mang siopaw ng mga kabadiyang pagpapapapil. Pare, ako na sa palpal, ha? Siopaw, eh. Ay, you know what? I like you, huh? Naku, alam mo, magkakasundo tayo. Kasi parang pareho tayo, eh. May angas, alam mo? Hindi tayo pwedeng basta-basta bulahin, dokohin ng mga lalaki. Tama. Lalo na to, huwag ka papabula dyan. Walang pera yan. Fishball lang din yun. Almera? The Dr. Aris Almera? Yeah, I think so. Huh? Is your doctor? Aba, napakaswerte niyo naman. Society obigay niya. He's not just one of those, you know. Pero ma, kahit ano pa yan, lalaki pa rin yun, no? Oh, he's not only a man. He's a very good doctor. Take note. Te! Te! Pwedeng sumabat, te? Nagtanong ka pa. Kahit naman sabihin kong hindi, sasabat ka pa rin. Kaya bakit humihingi ka pa ng permiso, Aber? Eh, kasi ang sakin lang naman, te. Kung lalaki yung magpapaanak kay Ate George. Ew! It's so ew! Wow, ew! Ha? Bakit kalihiyala ka ba? Marunong ka pa niyan? Eh, kasi te, alam mo, hindi tanggap yun sa amin. Kasi sa probinsya namin, babae lang yung mga kumadrona. Oh, tingnan mo, ma. Oh, ulgalian nga daw sa probinsya. Probinsya? Bakit? Probinsyano ka ba? Ay, kuya. Talagang conservative lang talaga ako. Eh, hanggang ngayon eh, sa isang lalaki ko lang nilalaan yung puri at pagkakababae ko. Kay Sam Milby. Ellen, hayaan mo. Tingin ko hanggang sa araw na ilibing ka, wala makikialam. Pinagkakatago-tago. How true! Oh, kamusta magiging future itaya? Siguro, sesewa niya na napatinaan mong hindi ka bug. Pare, magandang hapon din sa'yo, ha? Paborito talaga kitang nakikita, eh. Oh, but parang problematika pa ata. Hindi ba dapat nag-blow out ka at nakabuo ka na ng Morillo Jr. mo? Pare, matanong nga kita, may kilala ka bang ano, gynecologist? Gynecologist? No. Umiiwas ako sa mga ganyang klase ng tao. Eh, para bang naghanap ka ng problema niyan eh. Kaya para ligtas, iwasan mo na yan. So ano nga, may kilala ka? Walang wala. At wala akong balak makipagkilala sa mga ganyan. Eh, ba't mo ba natatanong? Bad trip kasi yung doktor namin. Pupuntang Amerika. Pinasa kami sa iba. Oo, naman. Di magaling. Hindi. Magaling ko sa magaling. Kilala. Problema, lalaki. Teka, pare. Huwag mo sabihin sa akin na si Dr. Aris Almera ang doktor mo. Teka, bakit kilala mo si Aris Almera? Bad trip. Yan ang doktor mo. Oo, teka. Ano? Ba't mo nga kilala? Hanip yung doktor na yan, ha? Kasi may forma, tsaka gopings, di ba? Ahas yan. Eh, nanunulot yung Dr. Almera na yan, eh. Nung araw kasi, parehas kami ng bar na tinatambayan yan. At alam mo ba, pare, tatlong bebot ko ang sinulot niyan. Alam mo, ha, ito tip ko sa'yo, ha? Palitan mo na yan, doktor mo. Eh, mapanganib yung Almera na yan, eh. Nangihigop ng chicks yan. Simot. Mars, pauwi ka na rin, di ba? Halika na. Sumabay ka na sa akin, ha? Ano kasi? Ano? George, yung... Uy! Basta.
Miriam, ano na? Sama ka ba? Alis na kami. May lakad kayo? Maglilibre nung si Andy. Tradisyon sa mga first day. Sama ka na, George. Hindi na. Hindi naman ako niyayaya eh. Ano? Tara. Sandali. Sige na, mauna na ako. Mars, sandali. Hindi na kita naiyaya kasi alam ko naman, buntis ka. Alam mo na, inuman yung pupuntahan, di ba? Baka makupi ka lang. Kailangan naman habang umiinom. Tapos ikaw nakatunga nga lang. Tsaka mausok, alam mo na. Pero okay lang ba sumama kay Andy? Oo, okay lang. Mag-enjoy kayo. Mag-enjoy kayo kasama ng bago niyong kabagang. At ikaw, mag-enjoy ka. At sana tuluyan ka mula ng boses. Mars? Parang kasungit si George, no? Parang. Medyo. Dahil lang kaya sa pagbubuntis niya yun? Hindi, dahil hindi mo siya niyaya. Ito kasi! Ikaw kasi! Ito ko? Ito ang ingay eh. Ang ingay mo, ginagalo na lang nga kita. Yung hina mo eh. Kuya, bakit po? Lagay dito, Ellen. Bobo ka. Kaya, mamili ka na lang dyan ha, kung anong gusto mo. Tapos, pag nakapili ka na, ang gawin mo, ayus-ayusin mo yung mukha mo, ha? Tapos, mag-invest ka sa supply. Parang naman si Sam Milby, pag nagkita kayo, hindi naman siya matakot. Ha? Kuya, ano pa sa tingin mo? May, ano pa? Ano? Pag-asa ba kami ni Sam Milby? Eh, di ba, split na sila ni Ann? Alam mo, Ellen, oo naman, may pag-asa ka. Pero, meron lang akong word of warning para sa'yo. Ano, kuya? Kailangan. Huwag ka masyadong atat. Ha? Medyo magpa-hard to get ka ng konti. Para naman ma-challenge si Sam Milby sa'yo. Kuya, syempre ka naman. Ano ka ba? Hindi naman ako pukpuk, no? Maggalit yung nanay ko sa Bicol pag nagpakapukpuk ako. Yes! Oh, wait, G! Oh. Ba't nandiyan yung mga damit ko? Hindi. Kasi nagalungkat ako ng mga luma mong damit sa drawer. Tapos yung mga hindi mo na ginagamit, binigay ko na kay Ellen. Kasi may date na ko sila ni Sam Milby. Pumapatol ka sa pantasa ni Ellen, babe? Naririnig mo ba yung sarili mo? Hello? Kinukonsinti mo si Ellen sa pantasa niya kay Sam Milby? Naku, alam mo bang slow naman yung taong yan, di ba? Pag yan naniwala, naku, lagot ka. Lagot ka talaga. Shhh! Ikaw naman, ano ka ba? Tama naman si Ellen, no? Naaaliw lang naman ako sa kanya. Tama naman, no? Oh. Ang cute-cute, oh. Ano? Cecilio? O ba sabi pinaglilihan mo yan? Lalayasan kita! Gusto ko na maganda ka na bukasan sa anak natin! Talaga? Oh, bagay, no? Ellen. Maganda ako yan! Cute talaga, no? Nakita ko na yung result ng pelvic exam and blood work. Everything is normal naman. Pero, kailangan kita i-pap smear to make sure that you and your baby's healthy. Okay. Teka muna, Doc. Di ba yung pap smear, ito yung sa... Doc, sandali ha. Pagod kasi yung asawa ko. Palaging puyat kakatrabaho. Pagpasensyahan mo na lang, ano? Pero kung hindi ka komportable, sis, pwede mo naman panoorin. Ay, talaga? Oo. Ayun, teka mo muna. Huwag mo sabihin, manonood ka habang ina-examine ako. Uy, ba't naman hindi? Eh, kung ano naman yung makikita ni Doc, nakita ko na yun noon. Tara na! At teka lang, sandali lang, Doc, ha? Cecilio, hindi nga pa pwede. Iba yung nasa loob tayo ng kwarto, iba yung nasa loob tayo ng klinik. Ano ka ba naman? Ano naman pagkakaya ba nun? Di ba kwarto rin yung klinik? Hindi nga pa pwede. Ayoko nga. Doc, halika na. Gawin natin yung mga test-test na yan. Excuse me, Mr. Murillo. Itatrabaho muna ako, ha? Oh, dito ka lang. Huwag ka na sumama. Diyan ka lang, ha? Kumakulit. Upo ka muna dyan. Hello, Gordon. Oh, ano? Libre ka ba mamaya ng gabi? Bakit? Eh, yung kaibigan ko kasi sa tinatambay akong bar nun, may nakakwento. Ang sabi, mamaya pupunta daw dun yung doktor mo. Ano, gusto mo ba stake out natin? Sige, sige. Oh, sige, sige, sige. Mamaya ng alas 10, ha? Titext ko sa'yo kung ano address. Sige, bye-bye. Oh, pasok, pasok! Ay, naku po, palag pa eh. Ano yan? Opo. Snatcher! Inabol ni Andy. Ang ganun na ako ang hilingan. Ito na naman, ah. Ito na naman, eh. Sobra ka naman, partner. Ay, alam ko na ako sa sobrahan. Sa pulutan kagabi. Bakit mo naman nasabi? Mukha ba akong out of shape? Ay, at taba mo na.
Tama. Eh, inubos ba naman yung isang badihadong chicharong bulaklak? Hindi na. Hindi na. George? George, asan yung report nung nastar siya ng cellphone kahapon? Hinaharap niya yung kapitan eh. Mamalik ko. Hindi ko naman huli yun eh. Kayo na ba yun? Ay, ah, sorry. George, sa akin pala yun. Nakalimutan ko lang gawin. Sorry ah. Eh kasi, puro gimmick-gimmick yung inaatupag niyo. Kaya pati mga trabaho niyo nagsisipagsabit. Sorry ulit. Sige, gagawin ko na. Pasensya na. George, sobrang sumalik mo naman. Bakit? May sinabi ba akong hindi totoo? Roses! Napakabungo naman niyang nilulutong... Ellen? Good evening, Fati! Anong ginagawa mo dito? Nagluluto po! Ibig ko sabihin, bakit hindi ako dun sa bahay ni Mami may gluto? Eh, kasi ate, nirequest ni Kuya na dito na lang ako magluto eh. Para magkausap daw kami. Ano? Pakiulit mo nga yung sinabi mo. Gusto ni Cecilio na dito ka? Para magkausap kayo? Parang ganun na nga po yun. Huwag mo ako tingnan ng ganyan, ha? Sus, walang namamagitan sa amin ng asawa mo, te. Ano ka ba? Nagiging close lang talaga kami ngayon. Sobra namang malisyoso yung isip mo, te. Aba! Ma? Georgina! Bakit gabing-gabi na napasugod ka? Nasaan ang asawa mo? Naku eh, wala pa nga po eh. What? Is there something wrong with you? Hindi ko sa akin, ma. Kay Cecilio ho, pero siyempre apektado kami ng anak ko. Bakit? What's wrong with you? Malakas ang kutob ko, ma. Na ano? Na pinaglilihan ni Cecilio si Ellen. Wait, ma! Sorry, sir. Sinabi mo, sandali. Para natulig ata ako doon. Pakiulit mo. This time around, slower and louder. Pinaglilihan po yata ni Cecilio si Ellen. No. No, Georgina. That cannot be. Hindi naman ako kakapayag. Yung unang apo ko mapagkakamalang isda. Dahil nakausli ang gilagid. At pag umingit, nakikita nga lang alam. Hindi ko papayag nun. Ano ba gawin natin? I think I know exactly what to do. Yan. Ano naman natin gagawin? Pero basta, maghahanap tayo ng proof na manyakis yung doktor mo. Psst! Ayan si Dok. Tika, talikod. Makita ko. Ano ba yun? Sus. Naman pala kagwapuan. Basta para. Ito lang billing ko sa'yo. Tsakin mo na hindi tayo mahuhuli. Oo naman. Ano ba ako pa? Oo. Ikaw pa. Gordon, in case hindi mo pa nahalata, nagmumukha na tayong tanga dito. May hinihintay natin. Relax ka lang. Inaantay ko lang manya kanya yung kadate niya. Ano naman, inaantok na ako. Tsaka mukha pang mamamanyak. Kita mo nga, Gamilya, yung layo doon sa date. Sis, strategy lang yan. Tingnan mo nga mga bagsakan yan. Kumari, matino yan, mabait ganun. Pero maya-maya, tutuklaw niya niya yung kadate niya. Modus operandi na niya yan eh. Ano oras ba manunuklaw yan, doktor na yan? So pa ako bukas ah. Takot ka lang, makita yata ako. Mr. Murillo, ikaw ba yan? Ay, hey. What's up, Doc? I'm surprised to find you here, ha? Yeah, me too. How's your wife? Po? Okay, okay naman po siya. Nasa bahay po. Can I ask you a question? Yes, Doc. Are you kidding me? Akala mo ba hindi ko napapansin na itong kasama mo? Kanina pa ako pinagmamasdan at inoobserbahan. Mr. Murillo, may problema ka ba sa akin?
morning. Nandiyan ba si Doc? Ah, oo, Mrs. Murillo. Pero ang sabi po ni Doc, hindi na po kaya maging ubigayan ninyo. Ha? Eh, bakit? Cecilia Murillo! Hi, babes! Babes, babes ka dyan. Mag-usap tayo. Yes, babes. Ganito. Bakit mo pinaya si Dr. Almera? Jean, eh wala naman tinatago yun si Dr. Almera. Eh dapat, hindi siya naapektuhan. Hoy, Cecilia Murillo. Walang taong gustong pinakikailaman ng pribadong buhay nila. At ang isang tao, minamanmanan lang yun kung kriminal. Naintindihan mo ba ako? Anong sabi nito? Galit pa talaga? Ay, naku, hindi. Hindi siya galit. Ayaw lang niya tayo maging pasyente at pinapasa na naman ako sa ibang doktor. Oh, eh, baka naman, it's for the best. Ano it's for the best? Cecilio, ayaw ko na ng ibang doktor, okay? Siya ang gusto kong upigayin eh. Ngayon, kung hindi mo siya type, abay, ikaw ang magpaanak sa akin. Nagdidihan mo? Okay ba yon? Dok. I have nothing to say to you, Mr. Murillo. I think I made that deal with your wife. Dok. Eh, inaamin ko naman ho na naiilang ako na doktor ka ng asawa ko eh. That's why I'm letting you go. Eh, Dok, kayo na ho yung gusto namin kasi kayo ho yung pinakamagaling eh. Eh, nagkamali lang naman ako dahil hindi ko pinairal yung pagiging rasyonal ko. Sorry, sis. Pero ayoko naman gatong klaseng drama. Sige na ho, bigyan na lang kami ng isang chance. Eh, mahirap na, Dok. Baka hindi iire ng asawa ko yung baby namin. Pag hindi kayo yung doktor. Ang hirap naman yata niyo kung titiisin ni George na hindi niya ilabas ang inyong baby. Kung hindi ako magpapaanak sa kanya, no? Ay nako, Dok, maniwala kayo. Kaya niyang panindigan yun. Sige. Promise me na hindi mo na ako susundan at walang question sa lahat ng private affairs, bro. Promise po, Dok. Promise po yan. Sa clinic nyo lang po kami makikita. Okay. Sige po, Dok. Tomorrow. Salamat po. Pwede mga asawa ko sa strict screening ka. Salamat po. Mars, pwede ka ba makausap? Ano ba bang ginagawa mo? Ito naman, no? Ayan nga, dahil dyan. Eh, napapasin kasi namin. Parang ikaw na may hawak ng katarayan dito sa opisina, eh. Nasa'yo na yung corona. Eh, parang hindi naman bagay sa'yo. Hindi ako nagtataray. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ito naman, no? Naintindihan ko naman na medyo nagtampo ka sa amin dahil sa hindi ka namin nayaya nung nag-treat si Andy. Pero sana naman, huwag mo nang pagdiskitahan yung tao. Huwag mo nang maibalik sa kanya yung galit mo. O, di sige. Kayo na lang ni Jojo ang susungitan ko. Oo. Tinan mo to. Pwede bang wala na lang sa amin? Labo nyo naman kasi. Nabuntis lang ako, hindi nyo na ako niyayaya sa mga lakad nyo. Mano man lang yung yayain nyo man lang ako, no? Kung hindi ko naman kaya, sasabihin ko naman eh. Oh, sige, sige. Kung yun ang kinakatampo mo sa amin, sorry na. Okay? Sa susunod. Okay. Talaga? So, ibig sabihin, bati na tayo? Hindi naman tayo nagkagalitan, no? Ba't naman tayo magbabati? Ha? Okay. Mars? Pakisabi kay Andy, pasensya na, ha? Masungit lang talaga ako magbuntis. Walang problema. Sige, Mars. Yun, pero I am only left with two choices to solve this problem. I prayed so hard to the Lord, and with His enlightenment, ang sinabi niya sa akin, first choice ko, si Santi Hingka. Ate, please naman, wag naman, te. Wag naman, te. Hindi pa ako tapos. Hindi pa ako tapos, ha? Ano yung pinag-aaral ko sa probinsya, eh? Oo nga, eh. Sandali, pinapangunahan mo kagad ako, eh.
Huwag kang mag-inakting dyan. Ang pangalawa kong pwedeng gawin ay ipagbawal na ipakita ang pagmumukha mo sa mag-asawa. Ate, ano bang gusto mong gawin ko? Lagyan ko ng sako yung ulo ko sa tungarap mo ko kay kuya? Yan na nga. Kaya mo yon. Hindi ko kaya yun. Sipin mo. Ate, sigurado. Sigurado ka? Sigurado na nga ako, te. Oh, sige, sandali lang, ha? Repeat after me lang, ha? Okay. Ate, pinapatawad na kita. Yan. Ikaw? Ulitin mo. Ate, pinapatawad na kita. Yung tuloy-tuloy lang. Ate, pinapatawad na kita. Good. Te? Bahala na. Te? Anong gagawin? Te! Te! Pasensya ka na, nag-inarte ako kanina. Ay, naku, Cecilio, magpasalamat ka at napa-oo mo yung si Doc bumalik sa atin. Dahil kung hindi, ito na sa tiyan ko, ibabalik ko to sa'yo lahat. Okay, me. Nagsorry na nga ako, diba? Oish na yung... George, Cecil? Doc. Ready na ba kayo sa ultrasound, no? Ay, opo. Cecil, okay lang ba na hawakan ko ang asawa mo? Pagkamali mo na naman ako ng manyakis na yun eh. Eh, hindi na po, Doc. Go ahead. Ready? Okay. Okay. George, nakikita mo ba yung spot na yan? Ano yan, Doc? Yan ang baby niya. Totohan na talaga to. Oo. May baby na tayo. Hahaha.